Hala! Manang, tigil po! Uy! Ano ba yan? Makakaharang kayo. Tumingin muna kayo bago kayo tumawid, ha? Mahas na kayo. Kita nyo ng red light, tatawid pa kayo. O yan, nakakaperwisyo kayo. Kami po ang may kasalanan. Kayo nga itong di tumitingin sa daan, eh. Ako patat ka! Gusto mo bang sampalin kita? Namumupo ka na! Aray! Hala! Tapos, ganyan pa talaga yung mga lalaki? Mapanakit sa mga babae, ha? Ay, pasensya na po, pasensya na po. I'm thrilled to stand before you today to share our exciting plans for our upcoming business venture. Alam nyo, ang pangarap namin ay hindi lang bumuo ng isang gusali, kundi dalawa. Yes, you heard it right. Ang yaman pala ni Dre, no? Anak pala siya ng pinaka-well-known na company. Oo nga eh. Kaya pala nandito yung nanay niya. Baka nag-aala lang siya sa future ni Dre eh. Yun na nga, pero dito naman tama yung mamusga sa atin. Baka one day, pinagpalit ka ni Dre ng babaeng mas maganda, mayaman. Paano na yun? Okay lang naman kung mangyari yun. Kaso, syempre malulungkot din ako. Pero sa tingin ko naman, di yun magagawa sa akin ni Dre. Dre, may nakita kasi ako nung isang gabi. Na, anong nakita mo nung isang gabi? May binababa kang blondie. Ah, you mean Camille? Ah, Camille pangalan niya. Ganda naman. Dre, alam naman na ng lahat na hindi tayo bagay. Kaya, okay lang talaga. Teka lang, ikaw nga yung gusto ko. Gusto mo nga ako, pero di mo ako kaya ipaglaban sa mga magulang mo. Sila ate ba yan? Anong nangyayari? Ate! Anong nangyayari? May nagsunog sa bahay natin si Lynn. Ha? Paano to nang... Sino yung nagsunog? Parang batang nananabik, napapansin mo bang nararamdaman? Lahat ay aking gagawin para lang mapansin. Iaalay ko ang lahat para sa'yo, for you. For you, papadumang saya. Yayakapin ka hanggang malibot na ang mundong ito. Uy, Dre! Oh, Nico, teka lang. Paano mo nalaman nandito ako? Ngayon mo na kasi ngayon, Dre. Huwag mo tanongin kung paano ako nalaman. Ang mahalaga, alam mo na ba na ang bahay ni Celine nasunog? Ano? Na ako? Teka lang! Kamusta si Celine? May nangyari ba sa kanya masama? Ah, okay na siya. Yun lang alam ko eh. Sigurado ka ba? Oo, yun lang. Teka lang. Tatawagin ko pala. Sakto. Okay. Cellphone. Sumagot ka, bilis. Sumagot ka. Pero hindi sumasagot. Nag-aalala na ako. Ano, tara, punta natin? Sige. Tara. Tara. Kuya? Yes, po. Ano pong balita? May nahanap po, na po ba kayong clue kung sinong may kagawan nito? Nang hinanap namin sa bahay niyo, ma'am, may kami nakita eh. Ito lang, oh. Ha? Ang familiar ng logo na to, ah. Kuya, pwede ko po bang picturean? Sige po, ma'am. Alis muna ako, kuya. Si Lynn, okay ka lang ba? Laman na ba kung sino yung nagsunog na apartment nyo? Hindi masyado eh. Yun lang yung bahay namin dito sa city. Baka mapipilitan akong uwi sa probinsya. Tsaka, ano nga pala ginagawa mo dito? Siyempre, BFF mo ko eh.
Word ako sa'yo. Tsaka si Lynn, huwag ka mag-alala. Doon ka na lang muna sa bahay naming tumira. Okay there with your ate. Naku, Christine. Nakakaya naman. Ang dami ko ng utang sa'yo. Naku, si Lynn. Okay lang talaga. Hindi lang kita tinuturing na kaibigan o co-worker, kundi pamilya ko na kayo ng ate mo. Tsaka, tinanong ko na si Papa. Okay lang naman daw sa kanya. Christine, ang laki nang naitulong mo sa akin. Salamat talaga. Walang ano man, si Lynn. Basta ikaw. Itong kwartong to, siguro kasya na kayo ng kayong dalawa ni ate. Oo naman. Malaking kwarto na nga to para sa amin eh. Salamat, Christina. Di namin alam kung paano ka namin masusuklian. Naku ate, kahit wag na po. Ayos lang naman po sa akin eh. Ang ganda ng kwarto nila, no? Oo nga eh. Basta ate, ako dito sa taas ha. Yan na naman siya. O sige. Nag-aawa na naman itong mag-ating to. O siya, ipaghahanda ko muna kayo ng makakain. Sige, Christine. Salamat. Ma! Umamin ka nga sa akin. May kinalaman ka ba sa pagkasunog ng bahay nila si Lynn? What do you mean? Ma! Di na ako bata. At alam ko yung mga kaya mong gawin. Oh, come on, Andre. Alam mong hindi ko magagawa yan. I'm not like that. Stop fooling around. Tsaka, sino si Lynn? Alam ko, nabalitaan mo na hindi ako magpapakasal doon kay Camille. Huwag mong bilugin yung utak ko, ma. Kung di ka ikakasal sa fiancé mo, damay-damay na lahat ng mga mahal niya sa buhay. O, di ba? Inamin nyo na din. Inamin nyo na din yung ginawa nyo. I had enough of this, Dre. I had to do what I had to do. Kung ganun mo pala mo yung gusto mo, pasensyaan na lang tayo. Pamula ngayon, di na ako susunod sa inyo. Don't you dare. Dre! Hindi mo naiintindihan! Mga tol, nga pala, nag-less na ako. Oh. Bakit? Nangyari? Komplikado na sa bahay. Nanay ko yung may kasalanan kung ba't nasunog yung bahay nila si Lynn. Ah! Ano yun? Pinautos niya? Baka! Wala naman siya sinabi ganun pero binabanggit siya eh. Damay-damay na daw lahat kung hindi ako ikakasal kay Camille. Hirap niya, Andre. Pwede ba humingi ng pabor sa inyo? Ano ba yan? Pwede bukas kung sakaling papasok man si Lynn sa flower shop nila. Pwede bang kamustahin nyo man lang? Okay, Dre, makakaasa ka sa amin. Mamsim, kami na bahala dyan. Wala na kasi akong kontak sa kanya eh. Hindi na siya sumasagot. Eh, ayoko namang magpakita sa kanya. Tsaka, medyo may galit pa ako sa nanay ko. Siya may kasalanan kung ba't nasunog yung bahay nila eh. Nahiya akong humarap sa kanya. Flower shop ko. Pakiusap. Huwag niyong sirain. Teka, ano nangyayari dito? Uy, parang pinapalis sila. Kaya nga eh. Tanggapitan ko. Christine, hello Christine. Hello Nico. Ano nangyayari dito? Ba't parang pinapalis kayo dito? Inaalis na nila. May bumili daw ng flower shop ko. Teka, paano yun? Ano naman yan? Huwag niyo idama yung kaibigan ko. Ako na lang. Huwag siya, pakiusap lang. Hey, Silin, tama na. Mawala naman nata sa pahilam yung mga yan eh. Hello? Hello? Pumunta ka sa address na binigay ko. Ha? Teka, sino po ba kayo? Ako ito. Isa sa mga assistant ni Ma'am Veronica. Gusto kanyang makausap ngayon din. Teka. Sino yung tumawag sa'yo, Celine? Tita ba?
Oo, siya nga. Pinapapunta ko sa bahay nila. Gusto daw niya akong kausapin. Pupunta ka, Silin? Ba mapahamak ka lang kay tita? Pupunta ako. Sabihan niya na lang si Dre para malaman niya kung nasaan ako. Mag-iingat ka. Ano mangyari sa'yo eh. Yari yung mami kay Dre. Ma'am Sib. Oo. Well. Look who's here. The one and only, Celine. You arrived quite quickly. Would you like to rest first? Habang pupunta ako dito, iniisip ko kung paano ko po ba kayo lalabanan. At aaminin ko po sa inyo. Sobrang talina ninyo at wala akong pag-asang manalo sa inyo. So may nakahanda ka ng sagot? Opo. Nag-decide na ako na mawawala na ako sa buhay ni Dre at kapalit nun, ibalik niyo yung sinunog niyong apartment namin ng ate ko at yung flower shop ng kaibigan ko. Mukhang madali mo nang maintindihan ang lahat ngayon, Celine. Ibig sabihin nito? Pero kahit natalo na ako, mananalo si Dre. At paano? Alam niyo, nung una ko palang kayo nakita, naisip ko agad na mukha kayong familiar sa akin at nalaman ko kung bakit. Kapareho niyo si Dre. Yung Dre na gagawin lang ang lahat para manalo, na walang pakialam kung paano siya mananalo. Pero yung lumang Dre na nakilala ko ay ibang iba na si Dre ngayon. Marami siyang nakilalang ibang tao. Natuto siyang maging tao at marami na siyang naiintindihan. Siya na yung si Dre. Naayaw niya yung pinaparaan niyo. At kahit nasa huli na di kami magkakatuluyan, hindi niya kayo kayang mahalin. Hindi na ako nagulat kung bakit all this time umiikot sa'yo palagi ang mundo ni Dre. Kahanga-hanga kang babae ka. Dahil sa'yo nagbago si Dre. Pero yun yung point ko. Ha? Ano pong pinagsasabi ninyo? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin sa'yo na babayaran ko lahat. I'm really sorry, Celine. Sa lahat na masamang ginawa ko sa'yo. Pero kung hindi ko ginawa yun, hindi tayo makakapag-usap ng matino. Eka, hindi ko po maintindihan. May sasabihin akong pinaka-importante sa'yo, Celine. May kinalaman yan sa buhay ni Dre. I have cancer, Celine. Nasa final stage na. Kaya, Celine, kung mamamatay man ako ngayon, paano na yung kumpanya namin, Celine? Kailangan ni Dre bumalik sa dating siya. Dahil kung malambot ang puso niya, maaaring malugi ang kumpanya. Pero tita, naiintindihan mo naman ako, Celine, di ba? Nakikiusap ako, Celine. Ibalik mo ang dating Dre. Celine, finally, may pag-usap ka na sa akin. Ba't mo nga pala akong natawag ngayong gabi? Ang kapal ng ulap ngayon ah. Grabe, ang bilis bumagsak ng ulan ah. Tara! Bigla eh. Dito tayo. Teka lang, Celine. Ano nga bang pag-uusapan natin? May gusto akong sabihin sa'yo, Dre. Mag-break na tayo. Ano? Bakit naman, Celine? Ba't ka makipag-iwalay sa akin? Ang sabi ko, Dre, maghiwalay na tayo. Total, may fiancé naman eh. Fiancé? Di ba? Napag-usapan na natin to, Celine. Tumanggi nga ako sa kanya eh. Tsaka, alam naman ni Camille na ikaw yung gusto ko. Hindi, Dre. Binigyan ako ni tita ng malaking cheque. Cheque? Celine! Kailan ka pa naging mukhang pera? Ha? Kailan ka pa naging ganyan? Hindi ganyan yung nakilala ko, Celine. Tumatanggap ng cheque? Para lang may pag-iwalay? Pasensya na. Ayoko lang kasi ng gulo kaya tinanggap ko na rin yung cheque. Tsaka, kailangan ko na din yun. Pakiusap, bumalik ka na sa dati ikaw.
Yung palaaway na Dre. Ganun-ganun na lang pala lahat ng efforts, oras na sinayang ko sa'yo. Sana din na lang kita nakilala. Teka, Dre! Ba't ganito? Palagi na lang! Ma'am? Hello? Kayo po ba ang nanay ni Jay? Yes, who's this? Nasa hospital ngayon si Mr. Day. Nagkaroon siya ng malalang aksidente. What?